Hello everyone, this is Leia from Leia Kuikai Channel. Kumusta po ang lahat? Sana ay ligtas ang lahat sa atin. So anyway, nandito na naman ako upang magbahagi sa inyo ng isang ritual. Ritual na gagamitin natin sa magandang pamamaraan. Ito ay para lamang sa mga usaping pag-ibig, mag-asawa, kasintahan, ano pa man ang nangyari sa inyo or sigalot, basta't buhay, pag-ibig, mag-asawa at magkasintahan ay ating pag-uusapan yan. So, ang ritual na ibabahagi ko sa inyo, kung paano ka hanap-hanapin ng taong mahal mo na bigla ka na lang niyang iniwan sa ere. Ika nga, biglang naglaho. Meron naman nagpaalam, ngunit hindi na bumalik or wala nang ni hi o hi. Ano na ba ang dapat natin gawin? So, but before that, mag-disclaimer muna tayo. Ito ay para lamang dun sa mga taong bukas ang isipan sa mga ganitong pamamaraan. Ito ay walang sapilitan sa mga nais po lamang subukin ang pamamaraan ito. Kung ayaw nyo ang videong ito, ay mag-exit po na lamang kayo. Doon sa mga naiinip, malaya po kayong mag-exit sa videong ito kung kayo ay natatagalan at nababagalan. Gusto nyo right away ay mag-ritual sa inyo. So, mag-exit na lang po kayo. So, ang ritual na ibabahagi ko sa inyo, kung paano ka ba hanap-hanapin ang taong mahal mo na bigla ka na lang iniwan sa ere. Of course, may kasamang cry-cry na yan kung naiiwan tayo sa ere. Wala man lang, hi, kumusta ka na? Anong nangyari? May pag-usapan ba tayo? So, ayan, ano ba ang ating mga kakailanganin dyan? So, maganda ka lang ng isang baso na clear, plastic man yan. Basta clear siya, pwede po yun. And maganda ka ng sinolid na pula, kahit maiksi po yan, ay pwede po yan. And maganda ka ng isang dahon ng laurel, kahit may bungi-bungi yan, or kahit may biyak yan, kung ano lang ang available na dahon ay pwede po yan, basta dahon siya ng laurel. And maganda ka ng papel kahit anong kulay, gupitin mo na yan ng ganito kaliit. And may panula tayo, walang kulay yan, kahit anong kulay, walang kulay na pinipili, kahit ano po ay pwede. And ito yung matindi, maghanda ka ng pabango na kahit anong pangalan o brand ng pabango na yan ay pwede nyong gamitin. Kahit hindi yan branded ay pwede po yan, di tayo nagpo-promote dito. Yung tipo bang hahalimuyak sa kanya, yung tipong may hanap-hanapin niya yan, saan ba nang gagaling yung amoy or yung itatap sa isip niya na yung amoy yung hahalina sa kanya upang hanap-hanapin ka ng taong mahal mo na bigla ka na lang iniwan. And then cry-cry lady na tayo, pangkadalasan yan ang nangyayari sa atin. So ano ang ating gagawin? Madali lang po ito. Inuulit ko, ito ay doon lamang sa mga nais subukin ang ganitong mga pamamaraan. Gawin natin ito sa magandang pamamaraan po lamang. And sa gawin natin ito sa magandang hangarin, yung eksaktong nais po lamang natin mangyari, yung mga kahilingan natin na gusto natin matupad, mapaayos ang relasyon or bumalik sa inyo yung taong mahal mo. Ika nga, biglang naglaho or may mga kanya-kanyang dahilan yan. Mga naiinip dyan, mag-exit na po lamang kayo. Wala pa itong sapilitan. Mga bitter, wapak. Hey. So, ito na. Ito yung ating mga gagamitin. Hindi na natin kailang bumili pa o maghanap tayo ng mga anik-anik dyan ang mga gagastos pa tayo. Sa Rubumbay, meron na nito kahit pabango ng
manghingi lang kayo dyan, kunti lang naman, wisik-wisik, ika nga. So, ang sinulit ay ilagay na natin dito. Gumamit kayo ng baso na clear or plastic. Ito, plastic ito. So, clear siya. And una natin gagawin ay ilagay mo ang sinulit na pula. And huwag mo siyang ilubog lahat. Meron dito sa gilid, nakalaylay. So, nakaganyan. And ang dahon naman ng laurel ay wala ka nang ilalagay dyan, kundi ilagay mo rin dyan. And ang papel ay, of course, isulat mo ang kanyang pangalan. Buo yung tunay na pangalan, ha? Huwag yung palayaw. Mamaya, iba yung dumating sa inyo. So, yung kanyang pangalan, lagyan nyo ng apelido kahit wala ng middle name yan. Basta't pangalan at apelido niya, yung tunay na pangalan niya. And ilagay mo yung pangalan mo sa baba nun. And pagsamahin mo silang dalawa, ayan, sa harapan ang dahon ng laurel. And isprihan mo siya ng pabango ng 3 beses. Maalalay sa pag-ispray, baka maubos yung pabango. And pagka-ispray nyo, ay ilagay nyo dito sa loob. At ang gagawin nyo ito. Anong oras at araw nyo ba itong gagawin? Simulan nyo ito ng Martes, ng pagkagising nyo sa umaga. Yung tipo bang nakahiga-higa pa kayo or tipong umupo ka na. And ihanda mo na ito bago ka matulog para pagising mo, ito ang kauna-unahan mong gagawin. Yung tipong pumipikit-pikit pa ang mata mo, ngunit ang diwa mo at yung kagustuhan mo na mangyari ang lahat ng hihilingin mo, yung eksakto doon sa nais mong mangyari. So, ihanda mo na lahat yan para pagising mo, ito ang inyong gagawin. So, kung Martes mo, pangkadalasan ginagawa ang mga ganitong klase, Martes, or Biyernes, or kung kabilugan ng buwan, mas maganda, pero matagal yan kung hihintayin mo ang kabilugan pa ng buwan. So, kung Martes, tandaan na gagawin nyo ito pagkagising nyo sa umaga. Kaya ihanda nyo na ang lahat ng ito para pagising nyo, kakapain nyo na lamang. 3 spray ng pabango doon sa papel at dahon ng laurel. And then ilagay nyo dito and simulan nyo or gawin nyo ito unang araw ng Martes at taposin nyo sa loob ng 7 araw. So, sunod-sunod na araw yan. Martes, Merkules, Webes, Biyernes, hanggang mga 7 araw kayo. Walang oras sa umaga, basta't pagkagising mo, ito na yung gagawin mo. Ano ba ang inyong mga dapat gawin? So, nakalagay na siya dito lahat. Handaan na nakalawit ang sinulid na pula. So, halawakan mo lang ng kanang kamay at iganyan mo. Sa ibabaw, ha, parang nakatakip yung palad mo. Kahit ilagay mo dito or nakalagay lang na ganyan. Or pwede mong hawakan pa ng isang kamay ngunit pasalo na ganyan. And tawagin mo ang kanyang pangalan ng malakas sa imahinasyon mo lamang. Huwag mong ibubuka ang bibig mo. 3 beses mong gagawin, pinakamalakas na nasigaw ng damdamin mo sa pagtawag ng kanyang pangalan. Pagtapos ng 3 beses, hindi sunod-sunod, ha? May pagit-pagita naman. Hindi yung sabihin mo, si Matar. Hindi po ganun. Halimbawa, Matar. And huminga ka naman and saka mo sabihin yung pangalawa and then pangatlo. And pagkatapos niyan, kailangan mong humiling kahit ilang beses ang hilingin mo, yung naaayon lang doon sa gusto mong mangyari. At yung gagawin natin ay para sa
sa mabuting pamamaraan at mabuting hangarin po lamang. Ayusin natin kung anumang sigalot ang nangyari at yung nais natin mangyari na bumalik siya sa atin at hanap-hanapin tayo. So, pagkatapos ng inyong healing, ay magdasal ka. Sa dasal mo na yan, kahit Our Father or Ama namin, isama mo ang kanyang pangalan sa pagdasal mo. And pagkatapos niyan, end na yan, ay magsabi ka ng Amen. And then, itabi mo lang ito at ito na ang inyong gagamitin the next day hanggang makapitong araw kayo. Isa puso at yung ready talaga ang damdamin nyo at ang inyong sarili at yung malinaw sa isip mo, yung nais mong mangyari sa mga gagawin mong ito. And kinabukasan ito uli ang inyong gagawin. Ganon uli ang inyong gagawin hanggang sa makapitong araw kayo. Pagkatapos ng pitong araw, ano ang inyong gagawin dito? So, natapos nyo ang ritual sa pangpitong araw, lahat na yun ay uulit-ulitin nyo lang. Tandaan bago kayo gising sa umaga. Pagtapos ng pangpitong araw, tinakaganyan, alisin mo yung kanang kamay mo at hilahin mo ng dahan-dahan ang sinulid. Ingatan mo na sa paghila mong yan ay hindi mahulog ang papel at ang dahon ng laurel. Ayan o, mukhang mahuhulog. And ilagay mo siya sa isa yung ganyan. And kukunin mo nang sabay yung papel at yung dahon ng laurel at bubulong mo yung tatlong beses ang kanyang pangalan. Pagkatapos nun ay isama mo na dito itong sinulid na pula at ilagay mo ito sa unan mo. Sa hindi yung sa ilalim ha, sa ilalim ng punda, ngunit yung sa ibabaw ba yung matatamaan ng ulo mo. Paghiga mo. And pwede mo pa rin siyang ituloy-tuloy kahit tapos na yung pitong araw, pero pangalan niya na lang ang sasambitin mo. Tatlong beses lang. Tuwing magigising ka, yun ang gagawin mo. So, ayan, tandaan ang ginawa nating ritual or ang ibinahagi ko sa inyo kung paano ka hanap-hanapin ng taong mahal mo na bigla ka na lang iniwan sa ere. Nais mo siyang bumalik and maayos ang lahat. Sana ay masundan nyo, kung hindi naman ay panoorin nyo pong muli, at ngayon pa lamang ay magpapasalamat na po ako sa inyo sa lahat ng manonood at susubukin ang mga pamamaraang ito. So ayan, sana ay makatulong at payo ko doon sa mga kapwa ko babae, maging malakas ang loob nyo, maging matapang kayo na harapin anuman ang problema na ibinigay sa atin ng Panginoon, dahil ang lahat ng iyan ay may solusyon po yan. Magdasal, huwag makalimot sa Panginoon. Hindi yung magdadasal ka lang tuwing may problema kang dumating sa buhay mo. So, kayanin natin ang mga yan at kaya natin, at tandaan may solusyon po yan. Bawat problema ay may solusyon po yung katapat. And mga girls, magpaganda po kayo kahit na katulad ko, golden girl na. Magsuklay tayo, pakintab-kintabin lang natin yung lips natin. Ay okay na po yan. Ayan, maraming salamat po sa inyo. I hope na makatulong po doon sa mga may suliranin na naiwan sa ere and then cry-cry na ang kinalabasan. Anyway, this is Leia again from Leia Buikae Channel. Maraming salamat po and mag-ingat ang lahat sa atin.